Sa pakising sa umaga, iba kong nauuna ka. Sa pagbangon pa lamang, ipang-iba kong nauuna ka. Kung sa unang hirit ang panalo ka, ang buong maghapon ay tiyak na sisigla. Sa unang hirit, unang-una ka. Sa unang hirit, bisyong totoo ang nasa. Unang hirit, ang saya-saya. Magandang umaga mga iga, narito na mga unang balita. Posibleng sa Abril, makatanggap na ulit ng ayuda mula sa pamahalaan ang mga residenteng apektado ng enhanced community quarantine sa NCR Plus bubble. Pinayagan din ng Pangulo ang mga pribadong kumpanya na bumili ng sarili nilang bakuna para makatulong sa pagbubukas ng ekonomiya. Narito ang unang balita ni Joseph Moro. 1,000 pisong halaga ng tulong kada tao o hindi bababa sa 4,000 piso kada pamilya. Yan ang ayudang inaprubahan ni Pangulong Rodrigo Duterte sa kanyang Talk to the Nation address kagabi. Para yan sa tinatayang 22.9 million na benepisyaryong apektado ng Enhanced Community Quarantine o ECQ sa NCR, Bulacan, Cavite, Laguna at Rizal. Yung mga na diskarel sa finances nila, ano kayo sa pera, naghirap kayo kasi walang, hindi makalabas, magdasal lang kayo, we will give you the ayuda. Hindi pera ang matatanggap, sabi ni Budget Secretary Wendell Avisado. In kind po, Mr. President, to ensure that food and other non-food requirements are adequately provided. So wala po tayong cash po dito po. We will leave it to the local government units dahil sila naman talaga ang first line of pinupunta ng mga tao na sila po ang mag-allocate nito base po doon sa approval ninyo na at least 1,000 pesos per person. Sa tala ng DBM, ang bulto ng benepisyaryo manggagaling sa National Capital Region na may 11.2 milyong benepisyaryo galing sa low-income population, 3 milyon sa Bulacan, 3.4 milyon sa Cavite, 2.7 milyon sa Laguna at 2.6 milyon sa Rizal. Sabi ni Pangulong Rodrigo Duterte, ang dating listahan ng mga tumanggap ng unang round ng Social Amelioration Program sa ilalim ng Bayanihan 1 ang listahang gagamitin din ngayon ng mga lokal na pamahalaan at ang mga LGU rin ang mamamahagi ng tulong ngayon. Pagkapirma ng Pangulo sa panukala ng DBM ay idedeposito na agad ng DBM ang pera sa mga LGU. Siguro ang mga aabot yan mga by April, first week of April, kaya. Isinailalim naman ng Pangulo ang Quirino Province sa modified ECQ mula April 1 hanggang 15. Naka-MECQ rin ang Santiago City sa Isabela mula April 1 hanggang 30. Habang ang Cordillera Administrative Region, Cagayan, Isabela, Nueva Vizcaya, Batangas, Tacloban City, Iligan City, Davao City at Lanao del Sur ay naka-general community quarantine hanggang sa katapusan ng Abril. Modified GCQ sa iba pang bahagi ng bansa. Samantala, pinayagan na ng Pangulo ang mga pribadong kumpanya na bumili ng kanilang mga bakuna. Limitado raw kasi ang nakukuhang bakuna ng national government sa ngayon at para makatulong na rin sa pagbubukas ng ekonomiya. I have ordered Secretary Galvez to sign any and all documents that would allow the private sector to import at will. Baske magkano ilan ang gusto nilang ipasok. Okay sa akin. May ilang bansa pangaraw na hinuhold ang kanilang bakuna pero hindi ito pinangalanan ng Pangulo. There's a ruckus going on and the fight for COVID possession
is ongoing. Gusto rin ng Pangulo na madaliin na ni Vaccine SAR Secretary Carlito Galvez Jr. ang plano nitong bakunahan ang mga seniors at mga taong may comorbidities o mga sakit sa NCR Plus. Dahil Sinovac ang karamihan sa bakunang hawak ng gobyerno ngayon, ang bakunang Sputnik V ng Gamaleya Institute ng Russia ang gagamitin sa mga senior citizen. Pero 100,000 doses lamang na sapat sa 50,000 na tao dahil dalawang doses din ang kailangan ang ikinumit ng Russia. Ininegotiate raw ng gobyerno na madagdagan ito. 3 million ang kailangan natin dahil kasi pwede po itong gamitin sa senior citizen yung ano po natin. Kasi sa ngayon po, meron po tayong limitation na hindi po dumating yung ano yung AstraZeneca na vaccine natin na galing sa COVAX. We are racing against time. Dahil mabilis po yung ano yung virus at saka yung mga variants. Kailangan i-concentrate po natin yung vaccine sa Metro Manila at saka sa mga karating niyang area. Kasi kung hindi po natin sila, ano, sir, maunahan po tayo, maraming mamamatay na mga elderly at saka mga may comorbidities. Para sa unang balita, Joseph Morong, Buong Puso para sa Pilipino. Madaling araw pa lang, naipon ulit ang mga motorista sa checkpoint sa boundary ng Marikina at Cainta, Rizal. Tinutukan nila ang mga rider na nagde-deliver ng mga pagkain. Mula sa Marcos Highway, may unang balita live, si Bam Alegre. Bam. Sir, magandang umaga para sa mga commuter at motorista na dadaan dito sa Marcos Highway mula Rizal ay luluwas ng Metro Manila. Ito ang sitwasyon ngayon sa checkpoint, medyo mabigat na yung daloy ng trapiko habang patuloy yung mahigpit na inspeksyon. Ngayong enhanced community quarantine, tiyaking sumunod sa health and safety protocols dahil kahit sa magdamag, mahigpit ang pagpapatupad nito. Sa boundary ng Marikina at Quezon City sa riverbanks, in-inspeksyon ng pulisya at barangay force multipliers ang travel credentials ng mga dumadaan sa checkpoint. Mas naging focus ng inspeksyon ang mga rider ng motorsiklo, karamihan mga nagde-deliver ng mga pagkain. Yun nga lang dahil nagkaroon ng bottleneck gathering ng mga motorsiklo sa checkpoint, wala na halos distancing sa nasabing lugar. Mas masinsin ang checkpoint sa boundary naman ng Marikina at Cainta, Rizal sa Sumulong Highway. Hindi lang mga motorsiklo ang pinaghihigpitan, pati mga pampribadong sasakyan. Kahit madaling araw, nagkaroon ng bahagyang traffic sa checkpoint. Sinisita ang mga walang suot na face mask at face shield. Dito naman sa isa pang boundary ng Marikina at Cainta sa Marcos Highway, bantay sarado rin ang daloy ng trapiko para sa mga motoristang walang essential na biyahe. Binibigyan sila ng written warning kapag meron silang mga paglabag dahil first few days pa lang ng ECQ dito. So ito ang situation ngayon dito, may konting build up. So mga kadaan naman, medyo mabagal lang pero kailangan lang complete ang inyong mga dalang documentation, mga ID sa trabaho, at kaunting pasensya lang. Ito ang latest dito sa Marcos Highway. Bam Alegre, Buong Puso para sa Pilipino. Hinuli ng task force disiplina ang mahigit 60 lumubag sa curfew sa Quezon City at ang ilan sa kanila, minor de edad. May unang balita si James Agustin. Oras na ng curfew pero inabutan ng task force disiplina na nakatambay sa labas ang mag-anak na ito sa Barangay Balong Bato, Quezon City. Dalawa sa kanila, wala pang suot na face mask. Mainit po, mainit. Walang ilaw. Sinagip naman ang isang babae at dalawang lalaki na ginawa ng tirahan ng gilid ng tulay. Pahirapan ang pagpilit sa kanila na sumama. Sabi ng Task Force Disciplina, iti-turn over ang tatlo sa Social Services Development Department. Sa Barangay Manresa, isang lalaki ang inabutan sa kalsada. Hindi raw niya alam na mula 6 PM hanggang 5 AM na ang curfew. Ngayon naka-ECQ ang Metro Manila. Mas mahaba ito kaysa dati. Kala ko po kasi bata lang inuhuli. Ano ba ginagawa niya? Nagkakakalkal po ng basura. Mahigit 60 ang nahuling lumabag sa curfew. Siyam sa kanila ay minor de edad, 14 hanggang 17 anyos. Walang ginagawa to sa kalsada, pag-alagala lang. Tatanungin natin bakit nasa labas sila, katwiran nila, mainit na sa loob ng bahay. Ang inaan natin doon hindi katwiran yon, kasi mas lalong tumataas yung COVID case ng Quezon City natin. Kaya mas mahigpit pa tayo. Inisyuhan ang mga nahuli ng ordinance violation receipt. Ipinatawag naman ang magulang ng mga minor de edad. Sila ang titikitan ng task force disiplina. Yan ang unang balita sa Quezon City. James Agustin, Buong Puso para sa Pilipino. Paalala mga kapuso, kilatising mabuti ang natatanggap na pera. Tatlong naaresto dahil umano sa pagbebenta ng mga peking 1,000 peso bill. Lagi una ka sa balita ni Marisol Abdurrahman, exclusive. Sa unang tingin,
di mo pagdududahan ang mga 1,000 peso bill na ito, pero ang aakalain mong totoong pera, mga peke pala. Nakuha ito ng PNPCI-DGNCR kasama ng mga kinatawan ng Bangko Sentral ng Pilipinas sa dalawang magkahiwalay na operasyon. Unang inoperate ang gas station sa kahabaan ng C5 sa Taguig bandang alas 11 ng umaga. Nagulat pero hindi na nakapalagpa ang mga suspek ng arestuhin ng mga operatiba ng CIDG-NCR. Naaktuhan silang nagbebenta ng mga peking 1,000 peso bill sa isang undercover agent na nagkunwaring buyer. Ayon daw mismo sa mga taga-BSP na kasama sa operasyon, hindi agad mapagkakamalang peke ang mga pera kung hindi marunong kumilatis ang makatatanggap nito. 100 peraso na peking 1,000 peso bill ang nabili sa buy-bust operation mula sa mga suspect na sina Sara Silongan at Fahad Wagia. Ayon sa CIDG-NCR, sangkot din si Silongan sa pamimeke ng mga peso bill sa iba pang lugar. Itinuro ni na Silongan at Wagia ang pinagkukunan nila ng mga peking 1,000 peso bill, kaya ikinasa ang follow-up operation sa labas ng gate ng isang subdivision sa barangay Hagonoy. Dito, nalambat si Norodin Pendaraya matapos mabilhan ng 149 na peraso ng mga peking 1,000 peso bill. Biniripay po nung mga personnel ng taga Bangko Sentral yung authenticity ng pera, so napag-alamang peke po talaga siya. Ikinasa ang magkasunod ng operasyon matapos umano makatanggap ng sumbong ang CIDG mula sa ilang concerned citizen. Merong nagkakalat ng peking pera sa area ng Taguig. Nang dahil po dito, nagkandak po tayo ng buy-bust operation nung the following day. 350 pesos ang benta ng mga suspect sa bawat peke na 1,000 peso bill. Tumanggi naman na mabigay ng pahayag sa GMA7 ang mga suspect, pero katuwiran daw nila sa mga otoridad, limitadong kita ngayong pandemya ang nagtulak sa kanila para masangkot sa illegal na gawain. Ang kasong ipapail dun sa mga nahuli is yung violation of Article 168 ng ating RPC in relation to illegal possession and use of false treasury or banknote. Yan ang unang balita. Marisol Abdurrahman, buong puso para sa Pilipino. Isang radio DJ ang patay matapos barilin ang kanyang bodyguard sa Bohol. Nasawi naman ang isang babaeng sales agent matapos barilin ang riding in tandem sa Bataan. Narito ang unang balita. Sa Orion, Bataan, nakaupot may kausap la sa telepono si Ruth Rafa sa terrace ng kanilang bahay nang dumating ang riding in tandem at bigla siyang pinagbabaril. Dead on the spot si Rafa na nagtamo ng 52 tama ng bala sa katawan. Wala nang nakakilala sa mga suspect dahil parehong naka-helmet at agad tumakas sa mga ito. Isang sales agent ang biktima at wala raw itong kilalang kaaway ayon sa kanyang mga kaanak. Patay ang isang radio DJ matapos barilin ang kanyang bodyguard sa Tagbilaran, Bohol. Ayon sa imbestigasyon, magkasama nag-check-in ang biktima na si Rezalino Toralba at si Andrew Frontera sa isang inn. Nag-away raw ang dalawa at nakatawag pa si Toralba sa kanyang kapatid para humingi ng tulong. Sumuko ang suspect sa mga otoridad makalipas ang 10 oras. Depensa niya, aksidente niyang nabaril si Toralba. Maraming tagahanga ang nalungkot sa pagpanaw ni Toralba. Yan ang unang balita. James Agustin, buong puso para sa Pilipino. Patay sa engkwento ang 4 na hininalang kidnapper sa Quezon City. Imbis daw na tumigil sa checkpoint, dumiretso lang at nagpaputok pa ng baril ang mga suspect. Live mula sa Quezon City, may unang balita si James Agustin. James? Igan ay proseso na ng SOCO yung pinangyarihan ng engkwentro kung saan 4 na umano'y kidnapper ang napatay ng pulisya. Sa engkwentro, nagtapos ang buhay ng 4 na umano'y kidnapper sa bahaging ito ng barangay Old Balara, Quezon City, pasado alauna na madaling araw. Sakay ang mga suspect ng isang kotse at van. Nakatanggap daw ang QCPD Station 6 ng tawag na may dinukot na dalawang lalaki malapit sa Capitol Hills Drive. Kaya nagbantay sila sa nakalatag na checkpoint sa lugar. Nung dumaan sila, imbes na sila'y huminto, sila'y nagpaputok ng baril at dinakasan nila ang checkpoint hanggang sa nagkaroon ng habulan, nagkaroon ng palitan ng putok hanggang sa mapatay nga ang mga suspect na ito. Nailigtas ang dalawang biktima na napag-alamang empleyado ng isang construction company. Sila ang may dala ng kotse na pagmamayari ng kanilang amo. Galing daw silang Cavite at pauwi na sa Tandang Sora. Kinat daw ang kanilang sasakyan at pilit na inagaw ng mga suspect.
bigla po may humarang sa aming sasakyan. Tinutukan po kami ng mga baril. Marami po sila. Tapos pinasok po, ginapos po kami. Tinutukan nga sila, tinali sila, blindfold sila, and then kinumander yung gun nila, yung sasakyan nila. Nung nasa loob pa lang sila ng sasakyan, yun nga, parang sinusuntok-suntok sila. Pagkatapos ang sabi, naririnig nila, ang sabi nila ay yung boss nyo, yung boss nyo. Ibig sabihin, ang possible target ng mga kidnapper talaga, yung boss nila. Ayon sa PNP Anti-Kidnapping Group, isang buwan na nilang minamanmanan ang galaw ng grupo. Base kasi sa intel, isang negosyante ang target kidnapping ng mga sospek. Nakilala ang leader ng grupo na si Wilbert Bonilla habang inaalam pa ang pagkakakilanlan ng tatlo niyang kasamahan. Samantala, Iga, nakuha ng sokong nasa 5 baril mula sa mga sospek, kabilang ng isang M16 rifle at isang caliber 38. Meron ding nakuha ang soko na 4 na sachet ng Umanoy Shabu. Kabilang daw sa investigasyon ayon sa anti-kidnapping group ay kumikinalaman ba itong napatay na grupo sa iba pang grupo na nag-ooperate dito sa Metro Manila. Yan ang unang balita mula rito sa Quezon City. Ako po si James Agustin, buong puso para sa Pilipino. Dumating na sa bansa ang 1 million doses ng CoronaVac, ang COVID-19 vaccine ng kumpanyang Sinovac na binili po ng Pilipinas mula sa China. Yan ang unang delivery sa 25 million doses ng mga bakunang binili mismo ng pamahalaan. Personal itong sinalubong ni na Pangulong Duterte, Health Secretary Francisco Duque, Vaccine Czar Carlito Galvez, Senator Bongo at Chinese Ambassador Wang Xilian. May nakatakdapan dumating na bakuna sa susunod na buwan at sa Mayo. Sisimula na rin ngayong araw ang pagbabakuna kontra COVID-19 sa mga senior citizens sa Mandaluyong. Tatawagan ng City Health Office ng Mandaluyong ang mga senior citizen na nagrehistro sa MandaVax. Sa Navotas, pinayagan lumabas ng bahay ang mga senior citizen para magpabakuna kontra COVID-19. Bukas, nakatakdang simula ng pagbabakuna sa mga taga-Navotas na nasa Category A3 o yung mga edad 18 hanggang 59 na may comorbidity sa listahan ng DOH. Kabilang sa mga comorbidity na kailangan i-prioritize na mabakunahan, ang may chronic respiratory diseases, hypertension, cardiovascular at chronic kidney diseases, malignancy, diabetes at obesity. Muling tinamaan ng COVID-19 si Quezon City Mayor Joy Belmonte. Nakararanas siya ng mild symptoms at naka-quarantine siya sa Hope Community Care Facility ng lungsod. Hulyo ng nakaraang taon nang unang nagka-COVID si Belmonte. Naka-home quarantine naman si Presidential Communications Operations Office Secretary Martin Andanar matapos ding tamaan ng virus. Wala daw siyang nararamdamang sintomas at nagsasagawa na ng contact tracing sa kanya mga nakasalamuha. Ang ulat panahon ng tunay na weather forecaster, Nathaniel Mangtani Cruz. Mga kapuso, ramdam na po ha, yung mainit at maalinsangang panahon sa iba't ibang bahagi ng bansa. At kahapon nga, pumalo sa 43 degrees Celsius ang init factor o yung damang init dyan sa may Ambulong, Batangas, mga bandang alas 2 ang hapon po yan. Bandang alas 2 nila ang hapon kahapon, umabot naman sa 38 degrees Celsius ang init factor dito po sa Quezon City, sa Science Garden yan, mga kapuso. At kapag ganito katataas yung mga init factor, posible po yung heat cramps at heat exhaustion. Kaya ito, mga kapuso, ugaliin po ha, yung pag-inom ng maraming tubig, lalong-lalo na yung mga nagtatrabaho sa ilalim ng matinding sikat ng araw. Ngayong araw, posibleng aabot sa 41 degrees Celsius ang init factor dito po sa Metro Manila. Nasa 40 degrees Celsius naman ang init factor dyan sa may Kabanatuan sa Nueva Ecija, 39 degrees Celsius sa Dagupan, Pangasinan, at 38 degrees Celsius dyan sa may Katbalogan sa Samarian at Zamboanga City sa Zamboanga del Sur. Yan ang latest mula sa GMA Weather. Ako po si Nathaniel Cruz. Magplano para sigurado. I am ready. Serbisyong totoo ng GMA News. Ngayon maraming gumagamit ng online transactions sa gitna ng pandemic. May paalala si Ronnie Liak. Mag-ingat sa mga scammer. Nabiktima mismo ng scam at nanakawan umano ng libo-libong piso si Ronnie na laman ng kanyang account. Pinost ni Ronnie ang screenshots ng pag-uusap nila na nagpanggap na agent ng kanyang e-wallet.
Nakumbinsi si Ronnie na lehitimong agent ang kausap niya, kaya binigay niya ang ilang personal details para sa transaction. Nakikipag-ugnay na ang operator ng e-wallet kay Ronnie para investigahan ang issue. Muling paalala mga kapuso, huwag ipopost o ipamimigay ang personal na impormasyon at mga MPIN o mobile PIN at OTP kanino man. Mahigpit ang pagbabantay sa mga checkpoint at pagpatupad ng health protocols ang sumalubong sa mga motorista sa unang araw ng Enhanced Community Quarantine sa NCR Plus Bubble. At para bigyan tayo ng update, makapanayam natin si PNP Spokesperson, Police Brigadier General Ildebrandi Usana. Good morning po, General Usana. Magandang magating po sa inyo, sir. Thank you po, mga taga-spy. Magandang magating po. Opo, ano po ang assessment ng PNP sa unang araw po ng ECQ sa NCR Plus Bubble? Well, naging general po naman po siya. Relatively, naging compliant naman din po ang ating mga mamaya. Magamat sa naging mahirap din para sa ating mga kapulisan dahil open pa rin naman po ang ating ekonomiya. No? Sa total na nakuha po namin sa datos na nagaling sa NCR Police, tumalabas, meron po tayo more than 4,500 na mga violations committed. No? They range from not wearing face mask, face shield, pati yung physical distancing na violation po. Pero wala pong hulihan na nangyari. They were just fine. May pa na warning lang po. Eh, yung pag-iipit po sa pagbabantay no, sa ating quarantine control points sa NCR Plus Bubble ngayong may ECQ, nagresulta po ito ng matinding traffic at nabanggit nyo na po, eh, pati pagkakaipon-ipon ng mga motorista na nalalagay na rin sa panganib yung ating mga pulis dahil nawala na po yung physical distancing general. Baka may adjustment po ba sa mga susunod na araw? Totoo po yan sa dahil yung public transportation naman po at yung mga private motorists, hindi naman po sila pinigilan na magbiyahe. No? Mm. Kung ikukupara po ito last year, sadya po talagang walang mga sakyan na nagbiyahe ng panahon na yon. Mm-hmm. Ngayon po, meron po tayo mga mananakay, meron pa rin mga open establishment. So yung medyo mahirap pa rin para sa mga kapulisan dahil vulnerable din po ang ating mga police pagdating sa mga ganitong panuntunan. Kaya yung pakiusap na lang po ng mga mamaya, kung di po talaga silang essential travelers, huwag na lang po silang umalis. At kung sila naman po ay sadyang pinintulutan ng ating gobyerno na magtrabaho, siguro maaaring agahan na lang po nila yung kanilang pagpasok. Kung di man po, makiisa na lang po sa pagkakandak ng checkpoint ng ating mga kapulisan, pakita agad o yan tayo yung kanilang ID. At meron po kasing instances na pinapapalit po talaga dahil wala pong proof kung sila po ay upper po. Mga 200 din po na mga maumayan po natin ang pinapalik dahil nga po sa hindi maipakita na proof na sila po ay upper. Yung mga non-essential talaga ang pinapapalik din po. So that may also cause perhaps traffic po dahil yung pakikipag-usap ng polis dun po sa ating maumayan hindi po naging madali dahil may mga sabihin natin na hindi pa rin sumusunod sa panuntunan ng gobyerno po. Ulitin lang po natin ano dapat ipakita ng ating mga motorista, mga kapuso sa checkpoint. Ano po yung mga bawal gawin ng mga pulis sa checkpoint, General? Well, kung ikukumpara natin yung yung NCR Plus bago nag-ECQ, yung non-essential travel, pwede po. Pero ngayong na-ECQ po tayo, yung mga non-essential travel hindi po talaga pwede. Only the uppers at saka mga essential workers ang pwede. So, kung na-experience nyo last time hindi po kayo pinalabas, kayo po yun. For the others na pinag-work ng ating gobyerno, yun naman po yung pinatayagan ng ating mga kapulisan. Bagamat ang kailangan lang po ay ID, siguro mas maganda ho ipakita din ho natin yung pagtulong sa ating mga kapulisan pagdating ho sa pagmamadali sa mga requirement para mapadali din po yung pag-pass-through ng ating mga sasakyan doon po sa checkpoint areas po. Ano nga po, ID, kumpanya, ID, company, ID, ano pa ho ang papakita? Kasi wala na hong travel, ano ngayon eh? That's right, sir. Wala na pong mga quarantine pass whatever. ID lang po ang pakikita. Well, kung wala pong ID, yung certificate of employment po nila. Pero most likely, sir, itong nasa mga kumpanya nila, yung katali na i-produce itong mga requirements na to. Yung ID naman po ay sadya naman po nilang dala-dala. Wag lang po nilang kalimutan po. Ang problema, General, nahuli na rin sila sa trabaho dahil sa haba nga ho ng pila sa mga checkpoint. Yun po ang isa sa mga magiging implications po pag open po ang ating ekonomiya. Marami pong mga tao sa labas. Babagsak din, walang papasok. Yung,
Opo, yung pong nangyari dahil na walang mga movement, nagkaroon din po ng traffic noon. Ito pa kaya na sitwasyon natin na sadyang yung pagkatrabaho ng ating mamamay ang talagang maapektuhan. No? So yung mga non-essential travels, kung pwede po talaga, pumirmi na lang po muna sa kanilang pamamahay, manatili na lang po para atahan mo natin ang mga kapulisan na kapabilis yung pagdaloy po ng traffic. Isa na lang po. Siguro po, mas bigatan natin ang parusa kaysa yung pabalikin lang natin sila sa biyahe. Minaputi po ng ating PCMP na yung compassionate kind of police officers doing their work nandun po in place, no? Kasi ayaw naman po natin mangyari yung nakaraan sa paghihirap din ng ating mamaya, naintindihan po na ating mga kapulisan yung sitwasyon nila. Opo. General, maraming salamat. Si PNP spokesperson, Police Brigadier General Ildar Brandy Usana. Salamat din po, sir. Maliban sa mga hindi otorisadong lumabas o wala namang essential na biyahe, sinita rin ang mga pampublikong sasakyan na punuan pa rin kahit dapat limitado lang ang sakay. Live mula sa boundary ng Laguna at Muntinlupa, may unang balita si May Bermudez. May? Igan, mayroon pa rin ilang nasita sa mas pinalawig na curfew sa NCR Plus bubble kagabi. Samantala, nagikot naman si NCRPO Chief Major General Vicente Danau Jr. sa ilang checkpoint dito sa Southern Police District. Peaceful and manageable, ganyan inilarawan ni NCRPO Chief Major General Vicente Danau Jr. ang muling implementasyon ng ECQ sa NCR Plus bubble. Malaki raw ang pagbaba sa porsyento ng dumadaang sasakyan sa mga kalsada. Pero sa kabila nito, may ilang pampublikong transportasyon pa rin daw ang hindi sumusunod sa health protocol. Yung iba kasi talagang punong-puno, siksikan pa nga eh. Okay, sa terminal may nag-i-implement naman, pero unfortunately, along the way siguro, namimik up pa ng pasahero. Okay, so kami naman nakikiusap po sa atin pong mga kababayan, lalong-lalo na sa mga drivers at pahinante o yung atin pong mga konduktor ng private utility vehicles. Please be responsible enough para naman po ito sa ating ikabubuti. Hindi naman nakalusot ang ilang hindi otorisadong individual. Ang ilan sa kanila pinabalik at hindi pinatawid sa border ng Laguna at Muntinlupa. Todo paliwanag ang nakamotorsiklong ito na papunta sanang tunasan Muntinlupa. Magpapadala raw siya ng pera sa kanyang kamag-anak. Ano lang naman po na sakali makalabas ma'am din kayo dito, mababagaan siya rin kayo doon kasi hindi kayo taga doon at the same time, curfew hours na. Kaya salamat po, sir. Hindi, ngayon lang po kasi sinabi agad eh. O, yung pera na kailangan padala eh. Pati na ang mga nakabisikletang ito, hindi pinalusot. Sa nang deliver lang po. Nang alin po? Migte po. Ang screenshot ng kanilang proof of delivery, noong isang araw pa ang petsa, kaya hindi sila nakalampas. Wala rin siyang dalang business permit o iba pang patunay na nagde-deliver ng milk tea. Ang warehouse personnel na si Jason, umaasang mas luluwag na ang quarantine status. Gusto po namin matapos na siyempre para tuloy-tuloy yung trabaho. Sa hindi mahirap yung mahirapan yung pamilya namin. Siyempre wala kang kumikita pag wala trabaho. Igan, sa ngayon ay moderate traffic yung mararanasan ng mga motoristang papasok ng boundary dito sa May San Pedro, Laguna. Habang yung mga motoristang palabas naman ng lalawigan ay makakaranas ng bumper-to-bumper traffic. Yan ang unang balita mula rito sa boundary ng Muntinlupa at Laguna. May Bermudez, Buong Puso, para sa Pilipino. Marami pa rin po ang nahuling nasa labas kahit curfew na sa Maynila. Sa Divisoria naman, umaaray ang mga nagtitinda dahil sa epekto ng mas mahabang curfew sa kanilang negosyo. May unang balita si Jonathan Andal. Alam naman daw nilang mas maaga na ang curfew ngayong ECQ. Pero may kanya-kanyang rason ang ilang residente sa Maynila kung bakit nasa labas pa rin ang bahay ng lagpas alas 6 ng gabi. Kasi mainit sa loob ng bahay. Mainit eh. Papaload lang po ako eh. Naubusan ng load kasi may importante yung tatawagan. Naghanap lang po kami ng pagkain, bibili lang sana. Naghanap kasi ako ng masakyan, wala masakyan sa galing Cubao, papuntang Cubao. Si tatay hinuli dahil nasa labas at walang quarantine pass. Ang problema, wala naman daw siyang bahay at sa bangketa lang natutulog. Pinaliwanag mo yun?
Oo. Oh. Ano sabi? Eh, araw-araw ka mahuhuli niyan. I-refer namin sila sa City Health Department. Most probably hanggang mamayang 5 a.m. Inikutan namin ang tundo. Wala nang tao sa mga kalsada at eskinita pagsapit ng hating gabi. Pera na lang sa iilang kabataang ito na nasa labas na nga wala pang suot na face mask. Sa hiwalay na lugar, mismong tauhan ng barangay ang hindi nakasuot ng mask. Sa Divisoria, ramdam din ang epekto ng mas mahabang curfew. Wala pong benta ngayon, walang ganang tao. Ayoko sana ng ECQ dahil sa marami naghihirap. Wala tayong magawa, yan ang gobyerno eh. Puro ECQ. Itong unang balita sa Maynila, Jonathan Andal, Buong Puso para sa Pilipino. Dinagdagan ang bilang ng mga bus na umabiyahe sa EDSA para masigurong may masasakyan ang mga pasahero ng MRT na tigil operasyon muna ngayong Holy Week. At live mula EDSA Monumento, may unang balita si Jonathan Andal. Jonathan, dagsa na ba ang mga pasahero? Maris, magandang umaga. Rush hour na at kung makikita mo sa aking likod ay marami ng pasahero dito sa may EDSA Monumento Carousel Bus. Pero mabilis naman po silang nakakasakay kahit mahaba yung pila na yan. Inurasan ko na sa 5 to 10 minutes after pumila, makakasakay na agad. Marami kasing bus ngayon dito sa EDSA Carousel. Nasa 250 to 350 buses kasi ang dineploy dito ng DOTR. Dahil simula ngayong araw hanggang sa Linggo, walang MRT3 para sa maintenance shutdown ngayong Holy Week. Ang LRT1 at LRT2 tigil operasyon na rin muna simula bukas. Biyaheng Cubao at Pitex sa mga bus dito, pwede magbayad ng cash o BIP card. No face mask, no face shield, no ride. Sa pila pa lang, sinisita na ang hindi nakasuot ng face shield. One seat apart ang mga pasahero dahil 50% capacity lang ang pinapayagan. Para naman po sa mga health worker, meron po kayong libreng sakay. Abangan lang yung mga bus na may signage na free ride for health worker. Ang mga apor naman, may libreng sakay din sa mga modern jeepney. Nandyan po sa screen ang ruta ng mga jeepney na yan. Tinanong natin yung mga pasahero rito kung kamusta ang naging biyahe nila kahapon sa unang araw ng ECQ. Narito ang kanilang mga sagot. Ang pag-uwi lang ang mahirap eh. Walang masakyan. Pag umaga, walang problema. Marami. Yung pag-uwi, paglabas namin ng La City, wala nang masakyan. Kasi libre yung sakay kahapon sa carousel. Kaya lang pag-uwi, mahirap sumakay kasi 50% na yung capacity. Maris, sabi ng mga taga-ayak dito, napansin nila na mas marami yung pasahero kahapon kumpara ngayon na Martes Santo dito sa may EDSA Monumento. Yan muna unang balita mula rito sa Caloocan. Ako po si Jonathan Andal, Buong Puso para sa Pilipino. Sarado ngayon Semana Santa mga pilgrim site na karaniwang dinarayo sa Cebu City. May live report mula sa Hilongos, Leyte. Ang host ng GMA Regional TV Live, si Nico Sereno. Nico? Yes, Igan, dahil Semana Santa, maraming mga pagbabago ang pinatupad ng simbahan upang maiwasan ang hawaan ng COVID-19 sa komunidad. Isa sa mga nakasanayang pinupuntahan tuwing Semana Santa ay ang Tabor Hill sa Barangay San Jose, Cebu City. Pero ngayong may pandemya, nag-ala ghost town ito. Ipinagbabawal muna ang pagpasok dito hanggang sa Linggo ng Pagkabuhay. Balik operasyon ito pagkatapos ng Holy Week. So, ngayon lang may dispensa sa mga grupo nga musulod sa Tabor Hill nga dili nakasulod, especially sa mga pilgrims, tungod kay nisunod lamang ta sa safety protocols nga gihatag sa ato ang pangagamhanan. Sarado rin ang Celestial Garden sa Banawa, Barangay Guadalupe. Siniguro ni Cebu City Mayor Edgardo Labella na mapatupad ang safety at health protocol sa loob ng simbahan ngayong Holy Week. Mahigpit na pinagbabawal ang bisita iglesia, prosesyon at salubong sa Linggo ng Pagkabuhay. Kaaway of the cross, dili na pareho sa una na magtuyok-tuyok kundak sa asa ng mga istampita o mga picture sa matang istasyon. Stationary na sila sa simbahan. Sa kabila ng pagtaas ng COVID cases sa bansa, marami pa rin ang biyahero sa pier sa Cebu City. Papunta ang mga pasahero sa Camotes Island, samantalang ang iba sa Ormoc City sa Leyte. Mahigpit naman na ipinapatupad ang health protocols sa mga barko. Sa pagkuha ng ticket, QR code at valid ID lang ang ipapakita.
stricto sa una. Karon marag ning okay naman karon sa ormo kay lagi nga mas lang pangitaon karon ning QR code na lang. Karon sa una kay daghan gyud sila gyud pangita. Kay natunguna daghan kay kag kuan isud kay mag-travel natong una kay sa karon jud sa iba. Mas okay karon. Pagdating naman sa Leyte, mahigpit ang ipinapatupad na protocol. Merong scanning ng individual QR code para masiguro na rehistrado ito sa system ng lungsod. Isa-isa rin ang pagbaba ng mga pasahero upang masunod ang physical distancing. Samantala, Igan, dito sa kinalalagyan natin sa Hilongos, Leyte, mainit na sinalubong kaninang madaling araw ang pagdating dito ng pilgrim image ng Senyor Santo Niño de Cebu. Mag-aalas 5 kaninang umaga, Igan, ibinaba sa sinasakyang barko ang pilgrim image ng Santo Niño na inihatid ng mga Augustinian fathers na siyang caretaker ng imahen. Mainit ito na sinalubong ng mga deboto na nagsindi ng makandila sa daanan sa short motorcade na isinagawa papuntang Immaculate Conception Parish dito sa Hilongos, Leyte, kung saan din isinagawa ang Welcome Mass. Ang imahen ng Senyor Santo Niño, Igan, mananatili dito hanggang bukas dahil mananatili dito para sa isasagawa na 500-year na commemoration sa Limasawa Island, Igan, kung saan matatandaan sa Limasawa nangyari ang unang Easter Mass dito sa Pilipinas at ito ang i-commemorate sa Southern Leyte bukas dito sa bayan mismo ng Limasawa. Yan ang latest, Igan, mula dito sa Hilongos, Leyte. Samantala, sa mga kapuso natin sa Cebu Central at dito sa Eastern Visayas, ang Tabayanan, ang GMA Regional TV Live, maya-maya pagkatapos ng unang hirit. Igan? Maraming salamat, Nico Sereno. Samantala, nagbanta si Pangulong Duterte sa mga masasangkot sa pagbebenta ng Peking bakuna contra COVID-19. I'm just warning you, huwag na huwag kayong magkamali dito na hirap na ang Pilipino tapos dagdagan mo ng ganitong pamaraan ng hanap buhay. Hindi ako nagbibiro. Pupulutin ka kung saan ka maitapon. Sinabi yan ng Pangulo matapos niyang iutos kay vaccine czar Carlito Galvez Jr. na payagan ang pribadong sektor na mag-angkat ng COVID vaccines. Dumepensa naman ang Pangulo sa mga bumabatikos na palpak umano ang pagtugon ng pamahalaan sa pandemic. Anya, hindi lang daw Pilipinas ang may lockdown at nagkakaroon ng reinfection. Bakit ganun? Ang gobyerno ba natin nagkulang? Ang gobyerno ba natin walang ginawa? Gusto ko nang umiyak sa harap ninyo pero naubos na ang luha ko. Para akong dumadaan ng purgatorio ngayon. Bago pa man makumpleto ang dalawang doses ng Sinovac, tinamaan ng COVID-19 na isang nurse sa Malolos, Bulacan. Lagpas 2 linggo mula nang magpabakuna ang nurse na makaranas siya ng lagnat, ubo at sipon. Nanakit din ang kanyang katawan at nawala ng panlasa kaya siya nagpa-swab test. Doon na lamang positibo siya sa virus. Nasa quarantine facility ang nurse at nagpapagaling. Dati nang sinabi ng mga eksperto na kailangan makumpleto ang 2 dose ng bakuna para maging fully protected sa COVID-19. Mahalagang mabakunahan nang sa gayon ay hindi lumala ang kalagayan ng taong infected. Nagda-develop ng oral vaccine na panlaban sa COVID-19 ang isang Pilipinong pare. Ayon kay Dominican priest at molecular biologist Father Nicanor Ostriaco, gawa sa yeast o pampaalsa ang oral vaccine. Hindi gaya ng mga bakunang itinuturok, tableta ito at hindi sensitibo sa temperatura. Pwede itong ihalo sa tubig, gatas o kahit pa sa alak. Maliban sa madaling inumin, uubra raw yan kahit sa mga bagong variant ng SARS-CoV-2. Gayunman, aminado siyang hindi ito 100% na nakakapagbigay ng immunity. Pero makatutulong ang oral vaccine para hindi lumala ang taong tatamaan ng COVID-19. Patuloy pa ang pag-aaral tungkol dyan. Maraming commuter po ang nahirapan sumakay sa pagsimula ng ECQ kahapon. Pag-usapan po natin kasama si Transportation Assistant Secretary Attorney Mark Steven Pastor. Good morning po uli, Asik Pastor. Magandang umaga po, Sir Egan, at magandang umaga po sa lahat ng nanonood at nakikinig sa atin ngayon.
Ito na po yung problema, no? Paano natin masigurong hindi na maulit yung unahan ng mga pasero para lang makasakay? Kaya marami ding nahuling lumabag po sa social distancing, ASEC. Opo, Sir Egan, no? Una po sa lahat, nais nating linawin na hindi po natin binawasan ang supply ng ating mga pampublikong sasakyan kahit nasa ilalim po tayo ng ECQ. Ang tanging ginawa lang po ng kagawaran ay ang stricter implementation po ng maximum allowable capacity, which is at 50% po, no? At mahigpit din po natin ipinatutupad na a force lamang po ang maaring sumakay sa ating mga PUVs. Base po, Igan, sa ating nakalap na reports on the ground, patungkol nga po sa ilang lugar kung saan nahirapan sumakay ang mga pasahero, ang ilang dahilan po dito ay una po yung ating public utility vehicles ay naiipit po sa checkpoints dahil sa strict inspection nga po. Kung saan ang DOTR na ay nakikipag-coordinate po patuloy sa ating PNP upang mabigyan ng prioridad ang mga PUVs na may sakay na apor. Ngunit kinalulungkot din po namin na may mga informasyon po kami na marami pong nag-overload pa rin ng mga public utility vehicles kaya nagtatagal sa checkpoints. Pangalawa pa hong ulat sa amin on the ground is that marami ang nag-aabang po ng sasakyan na hindi po kabilang sa authorized persons outside of residence. Kung kaya't hindi po sila sinasakay dahil nga po kinausap namin mga operators that we will impose the sanctions pag nagsasakay po sila ng hindi po apor. Meron din po kaming report na natanggap, Sir Egan, na may mga operators na hindi po pumasada dahil iniisip nila na wala akong kita dahil ang expectation nga po is that ECQ at darating na po ang mahal na araw kung saan tingin po nila wala akong pasahero. Ngunit nagulat nga po karamihan kahapon na sobrang dami po at tagsa ang ating mga kababayan sa lansangan. Oo. Merong ilang mga litrato at video na kuha ng ilang commuter mula sa kanilang mga naging karanasan sa unang araw ng ECQ. At itong mga kuwang ito ni Gilbert Guevara, pakita lang namin ng Fairview Kansas City, anya, 30 minutes siyang naghintay ng masasakyan. May isang bus na huminto pero hindi pa rin sila nakasakay hanggang sa umuwi na lang siya. Ito naman yung kuha naman po ni Raymark Monte sa Fairview pa rin, kalimitang sumasakay papuntang Kamuning. Ba, 4 oras so ASEC na nag-abang siya ng bus bago makasakay. Bakit po kaya kinulang? Sabi nyo nga, naipit sa mga checkpoint. So anong mga adjustment natin ngayong araw, ASEC? Opo, yung adjustment nga po natin, Sir Egan, yung una po, bigyan po muna ng konting explanation yung nangyari kahapon sa bandang Fairview. Yes. Yung mga bus po kasi natin at saka mga jeepneys, yung mga terminal at garahe po nila dyan, usually po nasa outskirts ng ating NCR, ano? Usually nasa Bulacan po yan. At kahapon po, medyo napaaga po yung mga checkpoints natin dun sa lugar at naipit po yung ating mga public utility vehicles. Nakita rin po natin kahapon, Sir Egan, na mahaba po yung pila natin sa checkpoint. Kung kaya't na nagtagal din po na makaservisyo ang ating public utility vehicles sa kanilang mga kanya-kanyang ruta. Kung saan po, kagabi po, nagkaroon po kami ng emergency meeting kasama ang LTFRB upang ipaalam sa ating operators at ipaalala na hindi nga po tayo kasama sa curfew. Maari po silang biyumahin ng mas maaga upang maiwasan po itong mga pagkakataon. May mga free ride pa po tayo, no? O shuttle, no? Pakibanggit na lang ho, saan mga lugar ito? Tama po, Igan, no? Meron po tayo. Tuloy-tuloy pa rin po ang ating serbisyo sa DOTR free ride for medical workers at health workers. Meron po tayong 20 routes nito, Sir Egan. At maaari ko na rin po sanang ipagbigay diin po at ipaalam sa ating mga kababayan na higit 2 milyon na po ang nasiservisyo nitong programa sa pangunguna po ng DOTR at sa pamumuno ni Secretary Arthur Tugade. Hangad po kasi natin na habang nasa ECQ po tayo, lalo pong mapagbigyan natin ng prioridad ang ating mga medical workers. Okay. Upang paliwigin din po ang mabibigyan ng serbisyo at libreng sakay, meron pong 44 routes tayo ngayon. Nagsimula po kahapon na nagbibigay po ng libreng sakay dito po sa ating NCR. At maaari nyo pong makita itong 44 routes na ito dito po sa LTFRB Facebook page at gayon din po sa DOTR. Maraming salamat. Ingat, Transportation Assistant Secretary Attorney Mark Steven Pastor.
Iimbestigahan ng kamera kung maaari bang gamitin gamot sa COVID-19 ang ivermectin sa kabila ng pagbabawal ng Food and Drug Administration. Ayon kay House Committee on Health Chair Representative Angelina Helen Tan, alamin nila sa pagdinig kung ano ang iba pang maaaring gamot sa COVID-19. Gayun din ang mga dahilan sa pagtaas ng mga kaso at ang mga hakbang ng pamahalaan para mapaigting ang contact tracing. Una na sinabi ni FDA Director General Eric Domingo na hindi aprobadong gamot para sa viral infection ng ivermectin. Ginagamit lang daw ito para sa pagpatay ng ilang external parasite. Rehistrado rin daw ito sa bansa bilang gamot para lang sa mga hayop. Nagkarera ang mga yate mula sa iba't ibang bansa sa Nagyelong Lake Baikal sa Russia. Sa China naman, tumatanggap na ng pasahero ang pinakaunang panda-themed train. Narito ang unang balita. All aboard the panda train! Bumiyahe na ang pinakaunang panda-themed tourist train sa China. Sa entrance pa lang, sasalubungin ka na ng cute na panda mascot. Sa loob naman ng malahotel na train, punong-puno rin ng mga panda. Pati ang kanin nga, kubis panda rin. 1,280 Chinese yuan o mahigit 9,000 pesos ang bayad sa 3-day tour sa kain ng panda train. Lilibot ito sa iba't ibang tourist attraction sa Sichuan at kalapit na probinsya sa China. Mistulang lumilipad sa bilis ang mga ice yacht na kasali sa ice sailing competition sa Lake Baikal sa Russia. Umaabot ng 100 kilometers per hour ang bilis ng mga yate. Hamon sa mga racer ang napakalamig na panahon at ang naipong snow sa ilang bahagi ng lawa na posible magpataob sa kanilang yate. Mula sa iba't ibang bansa ang mga nagkakarera. Pero marami pa raw sana ang sasali pero hirap makapunta dahil sa COVID-19 pandemic. Bam Alegre buong puso para sa Pilipino. So, Ms. Chica, na tayo, paano nga ba nakamove on si Andrea Torres sa kanyang nakaraang relasyon? Mag-focus ka sa sarili mo. Gumawa ka ng mga bagay na nagpapasaya sa'yo, tsaka mga bagay na hindi mo pa natatry dati. Yes, discover mo pa yung sarili mo. Yun, yan ang sagot ni Andrea nang tanungin siya sa Bubay and Tekla Show. Wala rin daw siyang nararamdamang selos sa bagong karelasyon ng kanyang ex. Pero may panghihinayang siya sa mga planong hindi natuloy at oras na nasayang dahil sa pandemic. May celebrity din daw na nangamusta at nagparamdam sa kanya matapos sa kanyang breakup pero hindi niya ito pinangalanan. Noong November, naghiwalay si Andrea at boyfriend for one year na si Derek Ramsey. Nitong Pebrero, umamin si Derek na karelasyon na niya si Ellen Adarna. Samantala, kasabay po ng unang araw ng ECQ kahapon, unang beses ding sumampa sa 10,000 ang bagong COVID cases sa buong bansa. Ang paghihigpit sa ngayon, sapat na ba o dapat pang i-extend? Kaugnay po niyan ay makakapanayam natin si Dr. Guido David mula naman sa Octar Research Group. Magandang umaga po sa inyo, Dr. David. Si Connie Season po ito. Yes, hi. Good morning, Tony, and sa mga viewers and listeners. Sabi po ng DOH, parang time out itong ECQ para po sa mga healthcare workers natin. Ano ho kaya ang magiging epekto sa mga ospital nito sa kapasidad po, ano? At ito ho ba ay sapat na kaya na time para masabi natin na sila ho ay mabigyan ng pagkakataong makapagpahinga, makahinga, di ba? Unfortunately, Connie, kukulangin pa siguring 1 week para sa mga hospitals natin. Kasi yung mangyayari, yung ECQ, nakikita naman natin nagde-decrease yung reproduction number sa ngayon. In fact, 1.86 na lang siya sa NCR. Bumaba siya from mga 2.05 last week. So, medyo significant naman yung decrease. And in fact, ano pala tayo, naka 2 days pala tayo ng ECQ. We're expecting na bababa yung reproduction number by the end of the week, baka nasa 1.4 na lang siya or 1.3. Pero hindi ibig sabihin nito na pababa na yung bilang na kaso kasi actually tataas. Ibig sabihin, the fact na greater than 1 yung reproduction number, it means tumataas pa rin yung bilang na kaso. Opo. So, kukulangin pa rin yung 1 week para sa mga hospitals natin. Kasi the fact na tumataas yung numbers,
it means mas marami pa rin mga kailangan ng hospital care at puno pa rin yung mga hospitals natin. Okay, kung kulang po yung isang linggo, mga gaano katagal sa tingin ninyo yung sasapat para ho talagang maagapan natin ang labis na pagsipa ng COVID cases sa bansa? Siguro, Pony, mga an additional 1 to 2 weeks either ECQ or baka pwedeng MECQ. Depends. Titingnan natin kung gaano kabilis natin ma-reduce yung reproduction number dito sa NCR plus. Yung taas po ng positivity rate natin kahapon, nasa 18%. Ibig sabihin po, kulang talaga sa testing. Ano, ano ho ba ang inyong masasabi rito? Well, kinukulang na talaga tayo sa testing. And the part na mataas yung positivity rate, it means na definitely may surge tayo. Kasi minsan sinasabi ng iba, baka dahil nag-contact tracing tayo, nag-increase tayo ng test, nag-increase tayo ng mga dinadamihan natin yung mga tinetest natin. Pero kung ganun, hindi dapat tumataas usually yung positivity rate. So mataas yung positivity rate natin. And nadagdagan na rin yung testing natin sa LCR plus. I think nadagdagan siya by mga at least 10%. Pero medyo kinukulang na rin siya. And may mga iba nagre-recommend ng mass testing. Hindi rin tayo makapag-mass testing kung kulang na ngayong testing natin para sa mga tinetest pa lang natin ng mga contacts natin. Opo, dahil nga po limitado ang testing sa Pilipinas, dahil po dyan syempre apektado rin ng tracing, contact tracing at isolation na plus yung nagpapabakuna na tayo. No? Ano ho ang epekto nito sa vaccination rollout natin? Well, may effect talaga yung ano, yung nasa ECQ tayo and may surge tayo, puno yung mga hospitals natin. Usually mga frontliners din, mga healthcare works din yung mag-administer ng vaccine natin. Sana pagsabay natin sila, magawa natin ang paraan para makapag-deliver tayo ng vaccines. Kasi importante ma-vaccinate natin yung population natin. Hindi pa natin ma-achieve yung herd immunity, pero ang balita natin, medyo marami-daming madedeploy na vaccines this second quarter. Malaki matitulong din yan. At least maging stable yung number of cases natin or may tulong pang bumaba yung number of cases natin. Sana nga ho, magawa na natin yan ano, ng maayos. Maraming pong salamat sa inyong ibinigay sa aming oras. Dito pa rin po sa Unang Balita. Thank you, Connie. Yan good po morning. Naman si Dr. Guido David mula po naman sa Octa Research Group. Balikan natin ang malaking balita ngayong araw. Pangulong Duterte, inaprubahan na ang ayuda para sa mga residenteng apektado ng ECQ sa NCR Plus bubble. Baka checkpoint na inilatag sa mga boundary ng Metro Manila at Karatig-Lalawigan, nananatiling mahigpit. At apat na umunikidnapper patay sa enkwentro sa Quezon City.